Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, Lord Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito ha, mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa kay by Sarah Kim. Natatawa na po ako sa sa bagong pangalan ni Vice President Sarah Duterte. Naging Sarah Kim na to. Ito. Ayan po, ayan. Alam ko po nakita niyo po ang post na yan, no? Ayan, sorry ho ha. Napapaismay lang po ako sa mga comment ng ating mga kababayan. Sabi sa mga comment diyan. Ayan na. Talagang Kim Kim na. Tama talagang pangalan mo na Sarah Kim. Yan po ang post na yan, mga ka-action. Yan po yung mga budget ho na kung saan pupunta ang budget ni Vice President Sarah Duterte. Ayan, inilanta niya po sa mga agencies. Ayan po, basahin ho natin ang naging caption para hindi ho tayo magtagal, mga ka-action ha. DepEd attacks agencies to super budget cuts in 2024. Ayan ho, no? At ito na ho ang mga nilatag niya ng mga agencies kung ilang milyones. Okay, ito. Una, National Museum of the Philippines kailangan ng 187 million pesos. Ayun ang budget ha. Budget po yan. Pangalawa, Early Childhood Care and Development kailangan ng 74 million pesos. Pangatlo na agencies, National Council for Children Television kailangan ng 12 million pesos. Ito pa ang pang-apat, National Academy of Sports kailangan ng 160 million pesos. Panglima, National Book Development Board kailangan ng 13 million pesos. Pang-anim, Philippine High School for the Arts kailangan ng 9 million pesos. Di ba? Yun na po ang pupuntahan ng mga budget niya sa inihirit niya na budget sa kanyang OBP ha, sa kanyang OBP. Hindi kasama ang Intel Fund at Confidential Fund. Di ba? Magkaiba po yun. Ito ay budget lang niya sa OBP. Sa loob ng isang taon, this coming 2024. So matotal, yung mga budget na yan is tumataginting lamang na 455 million pesos. Di ba? Okay, okay kayo. Alam ko po, alam po natin na approve po 'yan. Approve po 'yan. O, 'di ba? May kanya-kanya ng budget ang bawat ano, ang bawat agencies. Ha? Ngayon, ito ang atin babantayan, mga ka-action at kakamping. Kung ang mga nasabing budget na 'to na divide-divide, kung makikita ho natin. Kung may magagawa ba ang mga nasabing budget. Diba? Yan po ang hindi natin hahayaan. Kailangan natin ho, makita ho natin yan. Milyones po yan. 455 million po yan sa OBP budget. This coming 2024. Hindi po kasama ang Confidential Fund at Intel Fund. Kaya payo ko ho sa inyo, huwag po tayo magtulog-tulugan. Alamin po natin ang katotohanan at patuloy ho tayo na magbabantay sa ating mga namumuno. So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.